Hello po, good evening po sa inyong lahat, Yash Nation. Ayan, grabe, ayan. No? Congratulations! Congratulations sa inyong lahat. And syempre, ayan, papahirapan din namin kayo dito ng aming mga naihandang tanong. Golden, ikaw na ang mauna. Okay, so sino ang mauuna kong tatanungin? O sige, ando na lang, si Jessica na lang, kahit taga Cebu man siya. Ayan! Ayan! Ate Jessica, on same feeling. Naka-feel ka nga naka-kuan ka nga na i-round 2 o ginana ang round 2 nga mahitabo. Magbisaya ako or magtagalog? Ano ba? Ano? Spanish ano? Spanish, sorry. So yun po. Super happy po ako na ayun, nakapasok po kami. And super kaba din, kinabahan din syempre kasi nga habang tumatagal yung contest parang ang daming twist na di namin syempre lahat in-expect. Kami di namin in-expect yung ano yung mangyayari and yun po ang dami pong pasabog na nasya-shock din kami sa mga lahat ng nangyayari po. Lami gayo. Diba? Ang dami-dami din yung taga Cebu na nag-support sa'yo at nakikita ko rin. At nag-feel ko rin yung support nila sa'yo. And pati na rin sa lahat ng nanood ngayon, dami-daming nagko-comments na yung Jessica Villarubin, diba, nag-standing ovation ka. So, congratulations! Maraming salamat po! Ikaw naman, Je. Naman si Kyle Pasajol naman may question ako sa iyo. Before anything else gusto ko tayong muna i-congratulate bro. Congratulations bro sa isang magandang performance. And syempre, ang tanong ko sa iyo is seeing the clashes you were up against, what were your reaction? English dapat ah. Meron akong, actually, nung nagsistart pa lang kasi yung The Clash, from round 1 to round 2, nagsistrategize din ako. Ayoko rin kasing ibuhos yung, parang nagre-reserva pa ako. Baga parang, syempre, kailangan din kasi tignan mo sino ba yung kalaban mo. Dapat mag-strategize ka din. So, actually, sa mga susunod na rounds, may mga hinanda pa ako, mga sorpresa na talagang, maski rin ako, nagulat ako na, ay, kaya ko pala yun. So, ayun. So, yun po yung dapat nila din na expect ko. Yung abangan, no? Pero sa aming lahat. Naman. Okay. So naman, Shannen Montero. For me, nung naano ko yung round 2, tapos pinili ako ni Ate Jessica, grabe, tinawa ko na lang. Hindi ko sabi ko, shucks, si Ate Jessica, tinuro ako, teka, ano bang magiging bagong twist dito? Kasi nung una, akala ko, magkakampi kami, di parang ako, okay lang, sige, si Ate Jessica, okay lang, kakampi kami. Hindi ko siya may kalaban. Biglang nung mga, nung sinabi na yung twist, nagulat ako na, kakulay kalaban. Yun na. Ayan. Parang, hindi ko alam, i-enjoy ko na lang yung sarili ko, bahala na. Ayan. Pero bahala na, pero binigay yung best, di ba? So ito, pero, ayun. Yung nakita niyo yung mga kalaban niyo sa ibang team? Nung nakita namin yung kalaban namin sa ibang team, parang ako, parang, okay, sige, medyo maganda yung pagkakahati nung mga kalaban. Balance. Medyo, balance. Balance, kumbaga. Kasi parang yung sa iba, katulad si Fritzy, parang medyo parehas kasi kami ni Fritzy na medyo makapal yung pag kumakain. Kaya parang, parang gandang laban ito kung sakaling magkatapat kami tapos kalaban, diba? Naramdaman ko yung fighting spirit. Yan!
Kaya naman, anong mga advantage nyo sa ibang clashers? Anong feeling nyo na? Ano yung mga advantage nyo sa ibang mga clashers? Ayan, bawal safe answers, ha? Oh my God! Go! Ayan, sige, si unahin natin si Miss Jessica. Sige. Oh, sige. Ako mauna? Oh my God! Oh, sige, sabi Jessica. Pressure. Siguro, yung sa akin po is yung range ng boses ko. Yun ba? Ay, siguro, yun po yung edge ko po. Ay, yung range ng boses ko and I'll make sure po na every performance ko po, bibigay ko po yung... tataasan ko po hanggang sa dulo. Every round tataasan at tataasan niya hanggang sa hanggang sa huli. Yun po, yun para sa akin po, yun po yung edge ko. Ay, range, vocal range. Yeah. Yeah. Ito naman. Sige, si Kyle Pasajol naman. Yeah. Okay, kasi siguro sa akin more on the creativity and the style. Artistry. Since yun yung gusto kong i-push ko. I mean, yun. Kasi di naman po ako belter. Hindi ako yung, kagaya ni Ate Jessica. Diba? Pero, I believe, kaya rin po ako din, ayun din, papasalamat din ako sa The Clash kasi nakita din nila yung potential ko as an artist. So, yun yung pinupush ko ngayon. Kung ano yung nakita nila sa akin, kung ano yung creativity and the style na nakita nila sa akin, yun yung gusto kong ipagpatuloy sa The Clash at gusto ko pang ma-workout. At mag-grow pa sa craft ko. Yes. Ang ganda ng mga answers nila. Ganon. Ang ganda ng mga answers nila. Shannen. Siguro para sa akin, I will keep on surprising everyone. Wow. Grabe. Sa mga recent comments sa akin ng Clash panel, they obviously want more from me. Lalong-lalo na siguro sa vocal range ko kasi kaya ko yung mababa. Pero, let's see. Kung... Let's see. Tingnan natin. Dito pa lang, binibitin mo na kami, ha? Mamaya, diba akong magiging Ate Jessica Villarubin. Yeba! Tayo yan! So, syempre, Clash Nation, meron kaming maliit din na sorpresa. At tiyak ang ating mga clashers, ay masusurprise din. Kasi, ano yan, magsasample ano po sila sa atin. Then, nang kanta. Tumpik-tumpik pa. Kanta? Sino unahin natin?